Hello guys! Magandang umaga mga kapatid. Ayan, nandito na naman tayo na para po dito ay magbigay ng reaction o opinion. Dito po sa dalawang biktima po ni Ninang. Ayan, di ba mga kapatid? Ito ngayon ay mayroon akong babasahin at iparirinig ko rin po yung tungkol kay Carla at dito po kay Richelle. Di ba naaalala natin mga kapatid, that time na si Richelle kasagsaga na para nga nangungunanguna na biktima nito po ni Ninang. Di ba? Ngayon po mga kapatid, nakakatuwa lang ano, doon sa premiere ni Kalinga Prab, nakita ko po na doon sa talk show ni Richelle at ni Ruel kay Kalinga Prab. Di ba? Ganon. May napansin lang po ako dahil itong dalawang ito ay isang biktima po ito. Ala, di ba? Ala, naging biktima po yan. Si Richelle at si Carla ni Ninang. Di ba po? Ngayon mga kapatid, iparirinig ko yung kay Carla at ito naman po ay ito, nabasa ko to. Na? Doon sa premiere ni Kalinga Prab, itong si Ninang, talagang, ayan po, oh, yan, ayan, yan, yan po, oh, ayan, iparirinig ko po yan, kita nyo po, paririnig ko, babasahin ko po. Ayan, respetuhin ang ang Richelle talk show, ng Rochelle, ang topic dito. Ayan, respetuhin daw po. Mga kapatid, ito po ay, ayan o, oh, ayan, ayan. Dito po nakikita ang isang tao kung, di ba, kung ibas niya noon si Richelle, ang gando na lang. Kaya nga, sa isang mga beneficiary ni Kalinga Prab, ay ito ay biktima ni Ninang. Di ba? Biktima po si Ninang dahil siya number one po na, ano po, against dito kay Richelle. Di ba? Iyan po, maraming nakapanood po niyan. Hindi lang isa, buong mundo na po ay nakapanood diyan, 'di ba? Kaya ngayon na naman po ay iyan nga, respetuhin ang Rochelle talk show. Rochelle ang topic dito. Iyan po ang sa kanya. Tapos ito naman, programa ang suportahan para di maligaw ang landas. Ayun, diyan tayo papasok. Dito sabi ni Ninang, programa ang suportahan para di maligaw ang landas. Anong ibig sabihin ba na hindi maligaw ng landas? Bakit po ang papasok dito? Ang katanungan ko, bakit po Ninang, ha? Na sinasabi mo dito na programa ang suportahan para di maligaw ng landas. Kikita mo ba, naririnig mo ba ang mga sinasabi mo sa mga viewers na ikaw mismo ang sumisira ng beneficiary ng Kalingap? Lalong-lalo na po itong dalawang biktima mo sa iyong mga sinasabi na masasama sa kanila. Lalong-lalo na po ito nung ng mga nakaraan, nung kasagsagan ng Richelle, ng Rochelle, ikaw ang unang-unang ng babas o may sinasabi. Ngayon, para yata ako'y nagulat doon sa sinabi mo. Parang baliktad na yata ang mundo, di ba? Na naiba po ang tema ng mga pananalita mo dito kay Rochelle, di ba? Ngayon naman po, pakinggan natin itong kay Carla. At iulit-ulitin ko to mga kapatid. Iulit-ulitin ko to mga kapatid ang mga sinasabi niya about kay Carla. Dahil ito po na dalawa ay biktima ni Ninang. Di ba? Tingnan niyo po. At ako po dito, ayaw ko yung basta tayo na ano, nakita niyo kung paano ako gumawa ng reaction. Binuli ako nila. Sila ang nambuli sa akin. Pero never ko po yan pinakinggan. At never po ako dyan sumasagot. Pero sa ngayon, ipaparinig ko naman ngayon ang kanyang mga sinasabi about Carla. Tingnan mo. Bakit ang totoo lang ang away ko? Ba't ako may i-engage?
pretty face? Ha? Hindi naman ako, ano, malaki ang katawan. Ha? Mayroon pa rin akong mas marami pa akong sa body shape. Mas maganda pa ang body shape ko. Ha? Kung sinasabi mong naiingit ako kay Lara Carla, sorry, kasi I wanna tell you now. Ha? Sasabihin ko sa'yo, mas maganda pa ang shape ng katawan ko kay Carla kahit naanak ako ng dalawa. Yan ang totoo. Ha? Mas maganda pa ang shape ng katawan ko, pati wet. Ha? Pati wet kaysa kay Carla. Ayan, narinig niyo po. Kaya kung sinasabi mo na iingit ako, sasabihin ko ng totoo, mas maganda pa ang hugis ng katawan ko kahit nanganak ako ng dalawa. Kung yan ang sinasabi mo, at kung sinasabi mo rin na ayan. Diba? Ayan mga kapatid, at iulitin natin uli. Baka, ayan ay ano, para... Bakit ako tutulak ang away ko? Bakit ako may i-engage? Hello, I have a pretty face? Ha? Hindi naman ako, ano, malaki ang katawan. Ha? Mayroon pa rin akong mas marami pa akong sa body shape. Mas maganda pa ang body shape ko. Ha? Kung sinasabi mong naiingit ako kay Lara Carla, ha? Sorry, kasi I wanna tell you now. Ha? Sasabihin ko sa'yo, mas maganda pa ang shape ng katawan ko kay Carla kahit naanak ako ng dalawa. Yan ang totoo. Ha? Mas maganda pa ang shape ng katawan ko, pati wet. Ha? Pati wet kaysa kay Carla. Dahil kasi nakita ko na siya. Kaya kung sinasabi mo na iingit ako, sasabihin ko ng totoo, mas maganda pa ang hugis ng katawan ko kahit nanganak ako ng dalawa. Kung yan ang sinasabi mo, at kung sinasabi mo rin, ayan mga kapatid, eh di ba? Ako nalanon, tatagan mo Carla, masasabi ko lang sa iyo Carla, tatagan mo dahil alam mo, ang hinangaan ko kay Richelle, hindi niya pinatulan itong sininang at hindi niya pinakinggan, ang pinakinggan niya lang po yung mga nagmamahal sa kanila. Kaya ang masasabi ko dahil kayo ang dalawang biktima nito ni Ninang, ang masasabi ko na lang po sa iyo Carla, magpakatatag ka, huwag mong pakinggan ang sinasabi nito ni Ninang dahil po mas higit kang maganda sa kanya. Dahil si Ninang, sabihin na natin maganda nga siya, ang body niya. Pero naman po, tanungin natin, ilang taon na po si Ninang? Kumpara sa iyo, Carla, 18 years old ka, sariwang-sariwa ang iyong katawan. At higit sa lahat, napakaganda mo. Ibang-iba ang ganda mo dito kininang. Kaya kung kami ang tatanungin, wag mo na lang pansinin, tingnan mo ang katawan mo diyang kininang dahil ang katawan mo, baby pa yan. Kung ikaw man ay malaki, ay bibipat pa yan. Hindi pa nauhubog talaga ang tunay mong katawan bilang isang nagdadalaga. Kaya para sa akin, huwag mong isipin dahil marami kaming nakakakita sa pagkatao mo. Napakasimple mo, napakaganda mo, nandiyan na lahat, lalong-lalo na yung pagmamahal mo sa iyong magulang. Di ba? Dahil ang mabuting kalooban, mas higit pa doon sa magandang kaanyuan. Huwag natin titingnan ang panglabas na kaanyuan. Kung ano ang nakikita namin sa iyo, higit pa doon sa sinasabi niyang mas maganda siya kaysa sa iyo. Kaya Carla, huwag na huwag kang maniniwala o paniwalaan itong sininang dahil higit kang mas maganda dahil ang kabutihan ng puso mo nandoon. Di ba? Yun ang hinangaan sa iyo ng ano. Napakasimple mo, napakaganda mo, napakabata mo kumpara dito sa amin na kami po ay may mga edad na, lalong-lalo na dito kininang, na masyadong umover naman ang kanyang pananalita
at ikinumpara pa niya ang katawan niya, body. Oo, 60. Dahil po, kami po ay may edad na at kung anuman ang nakikita natin sa kanya, tingnan naman natin kung kulubot na ang balat. Ikaw sariwang sariwa pa, Bibi Carla. 18 ka lang niya. Kasariwaan. Diyan pa lang po magsisimula ang pagiging dalaga mo. Di ba? Diyan papasok yung paano ka mag-ayos, kung paano ka kahit papaano po ay nai-expose ka na dito sa social media. Kaya po yan, unti-unti yan makukuha mo. Ano ba? Kaya tingnan mo si Richelle. Kahit anong sinabi, ibinato, sinabi sa kanya na ganyan-ganyan si Richelle, pero tingnan mo, tumayo siya, nanindigan. Di ba? Pinanindigan niya kung ano siya. Yun ang gayahin mo, na huwag kang magpapapikto dito sa mga basher. Dahil ito si Ninang, imbis kalabanin niya ang mga basher, ikaw, Carla, ang kinumpara, itinulad sa kanyang sarili. Hindi mali po yun. Hindi tama yung ikukumpara ka sa sarili niya. Dahil bawat tao may kanya-kanyang kagandahan. Ikaw, napakabuti mong anak sa inyong magulang. Yun po ay sapat na maging ikaw ay napakagandang huwaran ng ating mga kababayan, ng mga kabataan. Diba? Huwag natin tutularan ang ganito kininang na sarili lang niya ang inaangat. Sarili niya lang niya ang kinukumpara sa benepisyari ni Kalinga Prab. Ano ba yun? Diba? Kaya, ang reaksyon ko itong sa inyong dalawa na ni Richelle, na kayo parihas, mabuting anak. I'm very proud na nakikita ka kayong napakabuti niyong anak dahil si Richelle with I honor, nag-graduate. At si Carla, may honor din na nag-graduate. Iyon po doon natin titingnan kung gaano sila kabuting anak. Diyan tayo ay titingnan. Huwag tayo titingnan o kumparahin kung anuman ang kaanyuan natin. Ang mahalaga, nabuting tao sila at mabuting anak sila na sumusunod sa kanilang magulang. Diba? Yun ang pakia-importante sa inyong dalawa, ni Richelle at ni Carla. Dahil kayo ang biktima nito ni Ninang. Diba? Panuorin niyo po kung naaalala niyo. Kung nakakalimutan nyo na, ipapaalala ko po ang ginawa nito ni Ninang dito kay Richelle. Ngayon, ipinasok niya na naman ang sarili niya dito kay Carla. Kung ang mga basher o dito yung mga sinasagot niya, hindi niya sana inalintulad ang sarili niya dito kay Carla. Kaya ito pong reaksyon kong dalito, ito yung dalawang biktima ni Ninang. Kaya marami pong salamat. Sana mamaya abangan nyo po ang live ko. At doon naman po natin ang papasok natin na ang puwit ni Ninang. Doon mamaya tanghali po, kagaya kahapon yung ang live ko. Dahil ngayon po talaga ay reaction lang. Pasensya na kayo dahil ako po ay masamang pakiramdam ko. At mamaya ito po ang re-reaction na natin. Yung puwit naman. Body and puwit. Kaya pasensya na kayo mga kapatid dahil ako talaga ay siningot ko lang tong video ko at marami pong salamat sa inyo na mga John Carr na sumuporta sa akin. Thank you so much. Sana magkaisa na tayo. Kayo po ay magkatulungan bilang mga benepisyari ni Kalinga Prab, si Richelle, Carla at iba pang mga angel. Sana po kayo ay magtulong-tulungan na ng mga supporter, wag na kayong magkaanuhan dahil po iisa lang po ang inyong nagagabay. Iisa lang po ay si Kalinga Prab lang po ang pinagmulaan nyo. Dapat kayo po magkaisa, wala na po tayong inggitan o samaan ng loob. Kailangan po iisa lang tayo dahil hat kayo kung mayroong bumatikos sa inyo at manglait. Nandito kami mga reactionist para ipagtanggol ko namin kayo. Mag-Richelle man o mag-Carla man o mag-Edseh man, kung sino man na beneficiary na hahamakin ni Ninang, nandyan po kami. Dahil ang sabi nga,
One Kanlingap, One Family, at patakaran po yan na huwag tayong hahamak o lalait ng mga beneficiary. Bakit po? Ang basher ang kalaban niya, pero yung sarili niya, ikinumpara niya po dito kay Carla. Kaya, mga kapatid, ito na ang pagkakataon nyo na magsanib puwersa ang Rochelle at Junkar para po mapaglabanan kung sino man po ang mga basher dyan. Yan lang po ang masasabi ng atin nyo dahil ako po ay hindi sasang-ayon dito sa mga pambubuli kay Carla at kay Rochelle. Marami pong salamat. Paalam. We love you so much, mga kapatid. Mamaya po abangan nyo ang puwit lang na kinakalyo na. Paalam. Bye-bye. God bless you po. Bye-bye you. We love